Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan. May sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga Hentil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Yamang pinabanal ng Espiritu Santo, kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga Hentil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Sa tulong ng mga tanda at kababalaghan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kaya't sa lahat ng lupain mula sa Jerusalem hanggang sa Iliriko, ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, makakikilala ang hindi nakababalita tungkol sa Kanya, makauunawa ang hindi nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Conscious si Pablo sa kanyang misyon na siya ay pinadala sa mga Hentil, sa mga hindi Hudyo. Yan ang kanyang mission field na ipinakikilala ang kagandahang loob ng Diyos sa mga hindi Hudyo. Para sa kanya, sila ay kasama na ngayon sa kaligtasan na binibigay ng Diyos. Noon, ang kasama lang sa kaligtasan ay ang mga Hudyo. Sila lang ang pinangakuan ng pagdating ng Kristo. Sila lang ang kasama sa pagtitipan sa Diyos. Pero ngayon, kasama na ang mga Hentil. Hindi na sila kailangang magpatuli o maging Hudyo muna bago sila mapabilang sa bayan ng Diyos. Basta tanggapin nila ang pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus na may pananampalataya, maliligtas na sila. Nakita ni Pablo na ang misyon niya ay sa mga Hentil. Siya ang saserdote para sa mga Hentil upang sa pamamagitan ng pangangaral niya, maitaas niya sa Diyos ang mga handog nila kasi sila rin ay pinabanal ng banal na Espiritu. Pero nakikita ni Pablo na kailangan siya na pumunta sa mga lugar na wala pang mga Kristiyano at doon itanim ang pananampalataya. Ayaw niyang magpatuloy lang ng magtayo sa pundasyon na sinimula na ng iba. Si Pablo ay sumulat sa mga taga-Roma hindi dahil sa gusto niyang magtrabaho doon. Pupunta siya sa Roma bilang staging point ng kanyang balak na pumunta sa kanlurang bahagi ng Roman Empire sa Espanya. Talagang gusto niyang ipundar ang magandang balita
sa mga hindi pa nakakarinig nito. Bago si Jesus umakyat sa langit, pinadala niya ang kanyang mga alagad sa lahat ng mga bansa. Talagang malawak ang naaabot ng pagpapahayag ng mga apostol. Naabot nila ang India sa silangan. Hanggang ngayon, may mga St. Thomas Christian sa India na naniniwala na ang simbahan nila ay tinatag ni St. Thomas. Si Pablo naman ay nakaabot sa Espanya sa kanluran. Naabot ng mga Kristiyano ang Ethiopia at Egypt sa timog at pati na sa hilaga ng Roman Empire sa Central Asia ngayon. Ganon kasigasig at kabilis ang paglaganap na magandang balita sa udyok ng Banal na Espiritu. Talagang ang Ebanghelyo ay tulad ng apoy na hindi mapigil ang pagkalat. Tayo ngayon naman ang magpakalat nito sa marami pang hindi naaabot nito. Mayroon ba tayong ganitong missionary fire? Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.